Good morning, Pilipinas, and good morning, world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mabagwalang araw sa ating lahat! And welcome! Dito sa ating panibang episode, panibang mulitaan, distinct channel sa Jerobe TV na kung sa mga kababayan, pag-uusapan nun natin at tatalakayin natin ang mga issue pang lipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa mga nang buhay sa ating lahat mga kababayan, and happy busy Monday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Nakapag-pray na ba ang lahat? Sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-pray always everyday. At lagi po itong i-remind sa inyo na sana mag-pray tayo, kasi mga kababayan, lagi kong sinasabi dito na yung prayers ay very important ho yan. At saka yung prayers ay very powerful po, so kahit mga 1 minute pa lang tayo na mag-pray, magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ na ngayong araw o gumising pa tayo, at saka magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw. So please don't forget to pray always everyday. So before to mag-start po ng ating balitang ng araw, syempre, i-greet muna natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So happy, happy birthday po sa lahat. Happy birthday! And also, syempre, acknowledge po natin ating mga kababayan ng mga top commenters, yung lagi pong nagko-comment sa ating mga ibinibalita dito sa ating channel, yung marami pong binitawan ng mga comment dyan sa baba. So kung gusto nyo po na mapabilang sa ating top commenters, damihan ninyo ang inyong pag-comment mga kababayan, okay? At nandito sa ating listahan, ating top commenters, si Ma'am Marquez Hernandez, nandito rin po si Ma'am Maria Cristina F. Manimbao, Boats Estela, Amy Joaquin, and Sir Ernesto Benedictos. Okay, so mga kababayan, isa po sa tibuusapan ng araw, alam nyo na gulat talaga. Kasi nga tungkol dito sa paglabas na naman po ni SPO3 Arturo Lascanias, na kung saan, grabe mga kababayan, nakagimbal talaga. Ito po yung tungkol po kay FPRRD. And I think you already know kung sino po si Lascanias mga kababayan. Di ba, 6 years ago, ito po yung sinabon doon sa Senado tungkol nga dito sa DDS or Davao Death Squad Group mga kababayan. Naalala ba natin yan? Anyways, ipapakita ko sa inyo yung video para ma-review natin, maliwanagan tayo doon po sa ibang mga tao or mga bagong viewers natin dito na hindi po kilala si Lascanias mga kababayan. At saka kung maalala niyo rin po na si Lascanias ay meron siyang binitawan na statement na sila po'y binayaran dito ni FPRRD na kung saan para po magpatigil ng tao mga kababayan or tududasin nila. Pero ito po'y umamin po si FPRRD mga kababayan na nagbigay sila or nagbigay siya ng pera doon sa polis. Pero para hindi po titigiin yung tao mga kababayan. Ipapakita ko po yung nakalap ko na video tungkol ito kay FPRRD na siya mismo ang nagsabi mga kababayan. And also tungkol dito sa recent po na interview from the Vera Files, ito na agulat na mga kababayan. Pero kapag tatanungin nyo si Sir Ivan, kasi nga sabi dito ng Vera Files at sabi daw dito ni Lascanias mga kababayan na si FPRRD ay siya daw yung the lord of all drug lords dyan sa Southern Philippines. Yan po ang sinabi mismo ni Lascanias mga kababayan, kasi nga siya po in-interview dito ng taga Vera Files. Pero kapag tatanungin nyo si Sir Ivan kung totoo ba ito, well, I think not mga kababayan, kasi nga yung Vera Files na even though sila label dito or self-proclaim na isang fact checker sa social media, pero sila pa rin po ay isang news outlet mga kababayan. Ito pong Vera Files. Kaya ayaw kong sabihin ito, at dapat lang na gusto ko lang po dito na maging neutral tayo at ayaw kong na bias mga kababayan. At saka doon po sa mga tao na hindi pa nakilala ka Sir Ivan, ako po ay maka Marcos at maka Duterte rin po. Hindi ba ko anti-Duterte? Hindi katulad ng ibang mga kababayan na bigla lang bumaliktad. Hindi natin alam kung anong kilang kinain, kung bakit sila biglang bumaliktad mga kababayan. Yung iba naging anti-Duterte na, yung iba naging anti-Marcos na. Well,
free naman tayo lahat na magsabi ito kasi meron tayong freedom of speech, mga kaabayan. Meron tayong right po na magsabi kung anong gusto nating sabihin. Pero sana isipin po ng lahat na hindi po tayo unlimited yung ibig sabihin natin na freedom of speech. Merong limit pa rin niya, mga kaabayan. So dapat bantay-bantay ho tayo. Pero dito sa ating channel, dapat magiging neutral si Sir Ivan. Okay? So ito pong lahat na ipapakita ko sa inyo, ito'y base sa sinabi po ni Las Cañas, mga kaabayan. Kung ano man yan, pag-usapan natin yan mamaya. Eh sa pag-usapan rin po natin, ito rin na gulat po na statement, bagong statement po ni Ka-Eric dyan po sa Laban Kasamang Bayan, kasi nga nagpalabas sila dito ng kanilang saloobin. Tungkol ito doon sa kinalabasan ng Senate hearing, doon po sa HOR hearing tungkol sa SMNI franchise, mga kaabayan. Kasi nga kung nakita natin, ay siya nga pala, meron akong gustong i-correct, mga kaabayan. Kasi nga maraming nag-message kay Sir Ivan, nag-comment, ang iba pa nga kinuyog si Sir Ivan, mga kaabayan. Sabi niya, fake news peddlers daw ako. Kasi nga yung ibig sabihin daw doon sa 100,000 pesos na salary po ni Kai Eric at saka ni Ma'am Lorraine Badoy doon sa SMNI, sahod yung makaabayan. Yes, totoo, sahod o yun. Wala po akong sinabi kung kahit na i-review ninyo yung vlog ko last time. Diba, wala akong sinabi doon na binayaran po ng 100,000 pesos monthly salary si Ka Eric para manira po kay SMR. Wala pong sinabi na ganyan si Sir Ivan. Kaya nga sinabi ko na napaka-imposible na babayaran ka lang ng 100,000 pesos makaabayan para manira. Alam na ho natin, kay manira at marami pong mga kalam dito na fake news ang iyong sinabi. So kung masisira man lang ating pangalan, mga kaabayan, well, siyempre, napakaliit lang po yung 100,000 pesos. Kaya hindi ako naniniwala na yung 100,000 pesos ay parang yun na ikay manira, mga kaabayan. Yun po ay bayad bilang isang anchor dyan sa SMNI or sa Laban Kasama ang Bayan, mga kaabayan. Okay? So at least naintindihan na po. Kahit i-review ninyo sa ating last vlog, wala akong sinabi, ulitin ko lang po, wala akong sinabi na binayaran po si Ka Eric at saka si Ma'am Lorraine Badoy ng 100,000 para sisiraan po yung House of Representatives or si SMR, mga kaabayan. So, naintindihan na ba natin? Okay, so pag-uusapan rin po natin, mga kaabayan, meron pong bombing nangyari doon sa Marawi City, mga kaabayan. Isa po sa university dyan sa Marawi. At alam nyo ba, dahil po merong nangyaring bombing doon sa Marawi City, si BBM na naman po ang sinisisin dito ng mga anti-Marcos, mga kaabayan. Kung bakit, pag-usapan natin yan mamaya. Here goes, marami pang iba. Alam nyo po si Sir Ivan, palagi tayong marudalan bao na magpasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start, mga kaabayan, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm having po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin ito, mga kaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you, mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ito ni Sir Ivan, mga suki ito sa channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kaabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kaabayan, pasensya po kahapon kasi hindi nakapag-vlog si Sir Ivan. Ang dami po mga imbitasyon dito sa bayan ng Palompon, Leyte. Yes, nandito po sa Palompon si Sir Ivan, mga kaabayan, nag-vacation muna. Napa-unwind muna. Not unwind, nagpa-energy nga pala. Alam nyo mga kaabayan, kanina, siyempre today, kahapon nga pala, fiesta sa Palompon, Leyte. Saka ulitin ko lang po, happy fiesta sa mga taga Palompon, Leyte. Kahapon mga kaabayan, ang dami pong imbitasyon ni Sir Ivan. Alam nyo pa, hindi ko na mabilang kung ilang bang bahay na puntahan ko kahapon mga kaabayan. Ang dami talaga, sobrang busog Sir Ivan. Pero alam nyo, kada bahay po, pinuntahan ko, hindi po ganun gadami ang kinakain ko mga kaabayan. Parang warm up lang.
Okay. At saka ambibo talaga kapag ano, kapag magfesta yung ano, yung probinsya makaabayan. Sino ba dito yung mga taga-probinsya? 'Di ba ang bibo talaga pag probinsya yung magano magfesta makaabayan, yung town or yung mga barangays, kasi alam nyo, dito ko nga na naisip makaabayan na parang fake news talaga yung sinasabi nila na nano naghihirap na daw yung ano yung mga yung Pilipino, yung mamamayang Pilipino naghihirap daw makaabayan. Noong nakita ko yung festa kahapon ng Palompon, ayoko maniwala. Bakit Sir Ivan? Ang dami nga ng handa makaabayan. Halos nga every corner sa ano sa Palompon, ang dami nga mga parties mga kaabayan. At saka yung mga handa nila napakabungga talaga. Eh alam niyo na po, siyempre kapag ikay Christian ka, kumakain po ng pig mga kaabayan. Alam ko yung mga viewers dito, hindi lahat kumakain po ng baboy. Alam ho natin 'yan. Pero siyempre yung mga ibang mga may paniniwala mga kaabayan. At saka alam niyo na po, ayun ko lang sabihin kay baka kasi ma-offend na iwasan natin 'yan. Lalong-lalo na tungkol po sa relihiyon mga kaabayan. Kaya medyo umiiwas ako diyan kasi nga si Sir Ivan, kumakain po ako ng ano ng baboy. Pero pag ano, pag balik ko na naman sa Saudi makaabayan, well, mapurga tayo doon kasi nga bawal po yung baboy doon sa Saudi Arabia. Kapag kakain ka ng baboy doon sa Saudi, baka mapugutan tayo ng ano makaabayan. Alam niyo na po, titigiin tayo. So ano talagang ano, sinamantala ko na yung festa sa Palompon Leyte na kumain po ng maraming baboy kasi na-miss ko mga kaabayan. At saka ibabalik ko lang po itong kwento natin. I think 6 or 7 pa ang kabahay pinuntahan ko doon. At saka isa sa mabahay na napuntahan ko mga kaabayan, I am blessed enough na ang dami palang viewers sa Saraiba na taga Palompon Leyte. Totoo yan. At saka doon po si, siya nga pala, shout out po kay Ma'am May Dunes. Siya po ano, family po nila ni mga Daantos mga kaabayan. Kasi na meron akong classmate or marami akong classmate sa Palompon Leyte na pamilya rin po ng mga Daantos. Si May Dunes, pamilya niya Daantos mga kaabayan. At saka hindi ko inaasahan mga kaabayan, nung pumunta ko doon sa kanilang bahay, inandun pala yung teachers ko noon sa sa elementarya. Si ano, si Ma'am Lady Brigaudet. Hello Ma'am Lady Brigaudet. Si Ma'am Lady makaabayan, ano siya, almost 90 years old na. And I think parang siguro sabi ko, napaka-healthy nito. At para pong si FL Imelda Marcos makaabayan. Talagang mapurma ho yan si Ma'am Lady Brigaudet. Since noon pa, kasi nga, siyempre, teacher ko siya, under niya ako noon makaabayan, kaya lang mahilig mag-gumanon eh. Mahilig talaga gaganon si Sir Ivan. Kasi nga si Sir Ivan noon, pas-Hawaii na ano na sadyante. Kaya normal lang ho yan na talagang magandang si Sir Ivan. Saka si Ma'am Lady, sabi niya nakalimutan na daw eh. Siyempre may edad din na mga kaabayan, pero si Ma'am Lady napaka-healthy po. Almost 90 years old na si Ma'am Lady, so I'm happy to see her. At saka I'm blessed enough na isa po sa kanyang, sa ating viewers dito ay pamilya, kapamilya pala ni Ma'am Lady Brigaudet mga kaabayan. Again, Ma'am May Dunes, thank you so much. Also sa pamilya po na Bongbong, meron pong Bongbong mga kaabayan na ano na family name dito. At saka mga Sanchez sa Palompon Leyte, thank you so much. Ang daming invitation ni Sir Ivan. So next time, siyempre balik na lang po tayo, okay? So mga kaabayan, pag-uusapan na natin ito rin tungkol ano, ang daldal talaga ni Sir Ivan eh. Ang sarap kasi mang kwento mga kaabayan, lalong-lalo na kapag ano yung napuntahan natin, napakabibo talaga. Honestly, ang dami nang ano sasakyan dito sa Palompon kasi yung Palompon hindi ganun kabibo noon mga kaabayan, or hindi ganun kadami yung mga sasakyan. Nung pumunta na kami doon sa Palompon, ang dami talaga eh, nagta-traffic. Saka lahat ng bahay doon, or siguro, I assume, na lahat ng bahay doon ay merong handaan mga kaabayan. Kasi nga, festa. So, dito pa lang sasabihin ko na, wala po talaga ano, hindi po naghirap yung mamayong Pilipino, at hindi po naghirap yung Leyte. Sakto ba si Sir Ivan? So anyways mga kaabayan, forward na ho tayo. Dito tayo, ayoko pong patagalin. Dito muna tayo po sa balita po ni BBM kasi marami pong magandang nangyari during po sa family weekend doon po sa Malacañang mga kaabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Iba't ibang serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan at bura at sariwang mga produktong pang-agrikultura mula sa kadiwa ng Pangulo. Ilan lang ito sa mga inilatag para sa mga empleyado ng Office of the President sa pagdiriwang nila ng Family Week na pinangunahan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Noel Talakay.
Nagtatatalon sa tuwa si Karen matapos mabunot ang kanyang pangalan sa isa sa 10 nanalo ng house and lot. Anya, isang magandang aginaldo ito sa kanya dahil sa wakas hindi na rin siyang mangungupahan ng bahay. Malaki anya na ang matitipid niya sa kanyang budget dahil mahigit 10,000 piso din ang binabayaran niya sa upa ng bahay. Una-una yung renta, malaki po talagang bagay na talagang burden po sa amin ng partner ko po. Ang pamamahagi ng house and lot ng President Ferdinand Marcos Jr. ay isa niyang sorpresa sa mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the President bilang bahagi ng pagdiriwang ng Malacañang ng Family Day ngayong araw. Ayon sa Pangulo, ito ay pagbibigay pugay sa mga masisipag na manggagawa ng Malacañang. Alam naman namin na napakarami namin pinapagawa sa inyo. At napakuminsan medyo mahaba-haba ang oras ng trabaho. Kaya naman siguro dapat once in a while makabawi naman. At mabigyan kayo ng konting kasiyahan. Lalong-lalo na sa mga pamilya ninyo na hindi na kayo nakikita dahil sa haba nga ng trabaho. Sa pamamagitan ng serbisyo fair, nagbigay ng mga pangunahing serbisyo ang ilang ahensya ng pamahalaan sa mga dumalong pamilya tulad na lang ng Philippine National Police. Nabibigay po kami, sir, itong flyers para information drive po, sir. Just in case may mga problem sa society, sa lugar ninyo, makipag-text dito sa amin. Isumbong po, sir. Kasama rin ang Love for All kung saan nagbigay ito ng libreng konsultasyon, bakuna at marami pang ibang mga medical services. Nagtayo rin ng kadiwan ng Pangulo sa gate ng Malacañang kung saan pwedeng makapamili ng mga mura at sariwang mga produktong agrikultura, kasama na rin ang pang Noche Buena at pang regalo na rin. At kami naman na namumuno ng Office of the President, lahat po na nandito ay parang ito na ang aming paraan upang magpasalamat sa inyong lahat sa inyong napakagandang trabaho na binibigay. Sagot din ng Malacañang ang mga pagkain at inumin ng halos 1,000-1,000 individual na mga miyembro ng pamilya na mga manggagawa ng Office of the President. Maraming salamat sa inyo sa nakaraang taon, sa inyong pagsisikap, sa inyong sipag, sa inyong galing upang tayo nga ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa taong bayan. Ganun po tayo ka-bless, Makaabayan, na naging pangulo natin si PBM. Tingnan nyo yung pangulo natin, katulad po kay Apolacay, Makaabayan, iniisip niya talaga yung kapakanan po ng kanyang mga staff, ang kanyang mga tauhan, at lalo na yung mamayang Pilipino, Makaabayan. So diba, napakaswerte ho natin na si PBM po yung naging pangulo natin. Kahit anong gagawin po ng mga anti-Marcos, yung mga biglang bumalikta dyan, kahit anong gagawin nila na paninira dito kay PBM, hindi pa rin yan mangyayari, Makaabayan. Hindi po nila talaga. Or meron tayong kasabihan na you cannot put a good man down. Totoo naman talaga, napakabait kasi ng mga Marcos. At ayon na rito yung parang hindi na rito parang ibalibaliwala na, Makaabayan, yung mga paninira sa kanila. Kahit napakasakit na po, totoo lang yung mga paninira po ng ibang tao dito sa mga Marcos, tayo mismo, yung mga Marcos supporter, mga loyalista, ang nasasaktan, Makaabayan. Pero yung mga Marcos, binaliwala lang ho nila. Tuloy-tuloy lang sila dito sa pagtatrabaho, Makaabayan. So ganun po kagaling yung mga Marcos, di ba? Okay, so i-forward na rin po tayo, pag-usapan natin yung balita, Makaabayan, tungkol doon sa bombing doon sa Marawi City na kung saan 11 lahat katao ang namatay. Ito'y 11 ka lahat katao kumpirmadong patay sa Marawi bombing. Yan po ang captions nilagay po ng Net25, Makaabayan. Pero alam niyo po, ang ibinalita ng frontline na manong ka, parihang oras na naman sila nag-release po ng balita, Makaabayan, 5 tao po ang namatay, ang sabi po ng taga frontline. Pero ang sabi dito ng taga Net25, 11 katao ang namatay, Makaabayan. Well, I don't know kung sino ang totoong nagsasabi dito, pero i-check nyo lang po. Nandun kasi sa balita ng Net25, or pwede ko naman po ipakita dito para siyempre sabihin nyo na totoo talaga ang sinabi ni Sir Ivan. Okay, let's hear this. Binomba Mindanao State University sa Marawi City habang nagdaraos kanina ng misa sa gymnasium ng Universidad. 5 na ang kumpirmadong patay.
O, di ba? Lima daw ang kumpirmadong patay, mga kababayan. Kaya nga sinasabi ko dito na hindi talaga, nobody is perfect talaga. Hindi natin alam kung sino ito ang nagtotoo ng sabi. Pero ang totoo, mga kababayan, meron talagang bombing nangyari doon sa Marawi City. Doon po sa Dimaparo Gymnasium sa Mindanao State University. Ngayon, mga kababayan, ang nagagalit dito, kasi nga itong mga anti-Marcos, sinisisi na naman dito si PBM. Dahil daw mayroong bombing, mga kababayan. At para meron tayong konteksto at para meron po or evidence si Sir Ivan na talagang sinisisi dito si PBM, sabi dito na nangalan pong Lakay, mga kababayan, doon po sa Twitter, sabi niya, "Today, innocent students died inside their campus during Sunday Mass. And you still wonder why the masses yearn for strong leaders who do not cower in fear and who instead strike fear in the hearts of evil men." Sabi ito nila kayo, siya pa rin mismo, kababayan, sa baba nilagyan niya, "Where's the blame? Show me." So klarong-klaro, mga kababayan, kung intindihin niyo po ang kanyang sinabi dyan sa second na paragraph, sabi niya, "And you still wonder why the masses yearn for strong leaders who do not cower in fear and who instead strike fear in the hearts of evil men." Ang ibig sabihin, mga kababayan, tinawag na niya dito na weak leader si PBM. Correct me if I'm wrong. O yun talaga yung pagkantindi po ng ibang mga Marcos supporter, mga kababayan. Kasi nga binasa ko po yung ibang mga comment dyan sa baba. Sabi niya, tinatawag mo naman na weak leader si PBM. Bakit? Lahat ba nang nangyari makikita kagad ni PBM, mga kababayan? Sinusundan ba lahat ni PBM yung mga may masamang utak dyan, yung mga salot ng lipunan? Sinusundan ba yan ni PBM, mga kababayan? Di ba hindi po alam ng tao o hindi po alam ni PBM na meron pong mangyari na ganyan? Di ba? Basta-basta lang po nangyari, mga kababayan. Ngayon, kino-compare na laman na dito kay FPRRD. Dahil daw kay FPRRD, wala daw nangyari na ganyan, mga kababayan. Wala ba nangyari na ganyan kay FPRRD? I don't think so. Diba? Ayun ko sabihin eh. Kasi nga, siyempre kapag sasabihin ko naman dito kung saan yun o anong event na yun, sasabihin nila, anti-Duterte na naman si Sir Ivan. Diba? Kaya hindi ko yun sasabihin, mga kababayan. And I think you already know, nakita nyo na po sa balita na meron pong nangyaring bombing during po kay FPRRD na time, mga kababayan. Diba? Pero itong mga anti-Marcos, hindi talaga mga kababayan, ayaw talagang, or kasi ayaw nila kasi na matanggap na merong nangyari doon na family wake doon sa Malacañang, mga kababayan. Doon kasi yung nag-umpisa. Doon po. At saka alam nyo, kapag sinasabi nila na ganyan, marami kasing engagement na mangyayari doon sa kanyang account, mga kababayan, kapag sinisisi niya dito sa PBM, sinisisi niya dito yung governor natin. Kasi alam nyo, maraming mga vlogger ngayon na kumakapit po doon sa mga medyo mga negative po na mga balita, mga kababayan. Napapansin ba natin yan? At every time po na magbabalita sila na mga against po sa government or parang sinisisi na dito yung gobyerno or si PBM or your CFL or any na makabinete ni PBM, mag-viral kaagad ang kanilang post, mga kababayan. Di ba napapansin ba natin yan? Kaya doon sila kumakapit. Ngayon, mga kababayan, pag-uusapan na ho natin. Ito pong nangyari na statement na inilabas po ni SPO3 Arturo Las Cañas, na kung saan, di ba, siya po yung membro po ng DDS Squad or DDS or Duterte, not Duterte the Hand Supporters, yun po yung Davao Death Squad nga pala, mga kababayan. sorry, nagkamali lang. Doon po sa Davao Death Squad, na siya po yung pasimuno dito, pero sa kanyang statement, ang lumalabas kasi si FPRRD ang naging kanilang leader, mga kababayan. Si FPRRD po yung nagbabayan sa kanila. So before ko pumunta doon sa kanyang latest po na statement, mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung may pagka-old na po na video niya, yung during po doon sa Senate hearing, na kung saan inilatag niya lahat dito na talagang akonektado po si FPRRD sa patay, mga kababayan, at sino po ang nagbabayad sa kanila. Diba na-mention niya si Mayor FPRRD, yung previous po na Pangulo, mga kababayan. At para maintindihan ko natin, let's watch this. Good morning po sa lahat. Ako po si Arturo Barikit Las Cañas, 56-year-old, isa pong retiradong police na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos.
at labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito, dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad or DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rodi Duterte sa amin. Nakalipas po ang ilang buwan, naglaylo kami. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rodi. May isa pong mall sa Davao City na nagkape ako. At doon po sa third floor, nakita ko si Mayor Rodi na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin sa Bisaya unsa may nahitabo pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then nakiwalay kami ng landas. For several months pa, inintroduce sa akin ni Sanay Binaventura, si Jerry Trocio. Ito po ay isang dating rebel returnees na empleyado din ng City Hall. Si Jerry Trocio po ay isa sa mga part-time bodyguard ni John Pala. Gihire siya ni Sanay Binaventura para gawin naming intelligence doon sa grupo ni John Pala. Sa halaga po na 350,000 pesos, pumayag si Jerry Trocio. At dito po, nagkaroon kami ng malinaw na idea doon sa weakest point ni John Pala. At sa madaling sabi po, isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormasyon na si John Pala ay maglaro ng tungit sa kanyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry. Ang gagawin lang niyang signal ay 2 missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jim Tan. Meron din kaming code na it's your time. Proceed si Jim Tan onboard sa isang Toyota Tamaro FX na 4 doors kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. 2 days after, binigyan kami ni Mayor Rodi Duterte through SPO4 Sanay Binaventura ng 3 million pesos. Hinatay namin ni Sanay Binaventura ang 1 million and then gipresent ko kay Jim Tan ang 2 million pesos. Binigay ni Jim Tan sa akin ang 1 million, kay Jim Tan ang 1 million para sa kanya at sa kanyang players. At for several months, kung hindi ako nagkamali, tinawag ako ni Sanay Binaventura through cellphone, nag-advise akin
na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rudy Duterte sa Ecolan. Kasi doon, pagbigay pa si Mayor Rudy ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sunny, magsama ba kami? Sabi niya, tapos na ako. Kunin mo ang 1 million mo doon. Pumunta ako mag-isa. Pumasok ako sa bahay. At doon, sinabi ni Mayor Rudy sa akin, ang 1 million. Sabi niya, 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then, umalis ako. Ito po ang buong katotohanan sa Pala murder case. President Rodrigo Duterte admits that he knows self-confessed hitman Arthur Las Cañas. Rosalie Cos will tell us why. Though President Rodrigo Duterte admits that he knew ex-policeman and self-proclaimed hitman Arturo Las Cañas, he denied allegations that he personally gave orders to Las Cañas when he was still mayor of Davao City. Well, as a policeman, yes. I saw him once, twice a year. Walang task force na po. Kita mo naman dito. I give the orders to the chief. Kay Bato. Wala akong bata-bata na gano'n. Okay. Even sa military, I just go to the... President Duterte does not worry about Las Cañas and of his future expose on the alleged Davao Death Squad or DDS. This after Las Cañas retracted his statement last year of not being a member of Davao Death Squad. Well, there might be another one coming up, the recount. I am sure. President Duterte also revealed he was giving funds to policemen in Davao City. But he clarified that it was not to order them to kill, but to be able to conduct bypass operation and arrest those who were involved in illegal drug operations. They're the same orders that I'm giving here. It so happened that itong mga pudang police, fuck it up. Gaya ng mga pera, because you know, you have to give the police money. Because if they go out and hunt for trafficking of drugs, there must be a selling and a buying. Otherwise, there is no trafficking. Kaya sinasabi nila binibigyan sila ng pera. I do not deny that. Okay, so mga kaabayan, dito tayo sa balita po kay Las Cañas kasi nga lumabas na lang po siya ulit mga kaabayan. Ito pong itong balita po ng Politico News. Ang kanilang source mga kaabayan ay doon po sa Vera Files. And I think kilala niyo po yung sino yung itong Vera Files kasi nga noon mga kaabayan, naalala niyo ba na fact-check po si Sir Ivan ng Vera Files? Hey! Di ba? Mga self-proclaimed sila na fact-checker mga kaabayan. So kapag tatanungin nyo si Sir Ivan na maniniwala ba tayo sa Vera Files, I don't think so, mga kaabayan. Bakit? Kasi kapag tungkol dito sa claim po, mabasahin ko lang yung balita dito ng Politico News. Sabi dito, ex-Davao Death Squad Chief Las Cañas calls Rudy Duterte the lord of all drug lords in southern Philippines. So ang kanyang balita, mga kaabayan, papakita ko lang po, galing ho yan sa Vera Files. So which means, ang source po ng Politico News tungkol dito kay FPRRD ay galing po ito sa Vera Files. Kasi nga, last November 30, mga kaabayan, si Antonio J. Montalban II in-interview niya itong si Las Cañas. Ayon po sa kanyang captions, inilagay niya, "Conversations with Arturo Las Cañas, Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines." So para meron tayong mga kaabayan, para meron tayong konteksto sa balita, babasahin ko lang po. Sabi ito, Las Cañas claimed Duterte was aware that illegal drugs were manufactured in his bailiwick. Nothing established in Davao City without the blessings of Rodrigo Rua Duterte, sabi daw ni Las Cañas mga kaabayan. So sabi pa dito, one Shabu laboratory was allegedly located inside a cannery in Dumoy, Davao City, he said. I always saw Michael Young outside the canned fish factory when we talk about the extortion of the traffic police in the Toril area. In their delivery vans delivering to the Toril Fishport, Las Cañas told Montalban, we delivered to the Toril Fishport more than 3 times. It was all drugs or shabu.
Yang was a Chinese businessman whom Duterte named as an economic advisor in 2018. So yun po ang claim o mga pasabog po ni ano ni Las Cañas Makabayan na ito daw si Michael Yang ay parang ano siyempre parang kapartner daw, lumalabas dito na parang kapartner daw ni FBRRD tungkol dito sa isang alleged na isang ano isang drug laboratory, Makabayan. So sabi ba dito, former President Rodrigo Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines and the most dangerous person in that part of the country, self-confessed hitman Arturo Las Cañas has claimed. Las Cañas, who tagged himself as one of the ringleaders of the DDS or Davao Death Squad, allegedly organized when Duterte was mayor of Davao City. So ito po yung follow-up, mga kabayan, sa balita tungkol dito sa Politico News. Kasi nga nabanggit dito si Michael Yang. So ang follow-up nga balita ng Politico News, sabi ito, magkasosyo Rodi Duterte, BFF Michael Yang, Sammy Oy, tagged by ex-death squad chief to Davao Shabu Labs. So ang ibig sabihin, mga kabayan, na si FRD may alam talaga dito or may alam daw dito sa ano sa alleged na Shabu Labs dyan sa Davao City. Kasi nga siyempre dumadaan daw doon kay FRD, mga kabayan, kapag meron silang ilalagay daw na laboratory dyan sa Davao City. Yun po ay ayon kay Las Cañas. Ngayon, kapag tatanungin nyo si Sir Ivan, bakit biglang lumabas na naman po itong si Las Cañas, Makabayan? Napansin ba natin? Pero dito muna tayo. Kasi alam nyo, itong mga ok talaga, itong mga may pagkatae yung utak, Makabayan, na ibang mga vlogger, abay sinisisi na naman dito at idinawit na naman po dito yung pangalan po ni SMR. Sabi nila, dahil daw kay SMR, meron daw green light dito kay Las Cañas, parang binot up niya dito sa limelight, Makabayan, si Las Cañas, para daw pang wristback dito kay FRRD. And I think, alam ho natin at naramdaman ho natin yan na dito sa Duterte versus po sa SMR, kay Speaker Martin Waldes, meron talagang grian nangyari dito, Makabayan. So, sabi ho ng ibang vlogger, check nyo lang po, I think kilalang kilala nyo naman yan, at I think karamihan sa inyo, nakita nyo po yung vlogger na yon. Pangalanan ko ba? Alam niya na po kung sino nandun sa US, nandun sa Canada, at nandyan po sa isang official noon, mga kabayan. Sabi niya, ito, meron naman daw kinalaman si SMR. Para daw, sisiraan daw si FPRD, mga kabayan. Si Speaker Martin Waldes, idinawit na naman po nila. Kinuha daw itong si Las Cañas, inilagay na naman po dito sa limelight, sa mga media, hindi daw makatotohanan. Pero ito daw nag-uncle na dito or nag-anchor nga dito, ito daw si SMR o Speaker Martin Waldes. Pero bakit nila masabi na si SMR, Makabayan, samantalang do you think kaya hawakan ba dito ni SMR itong si Las Cañas, Makabayan? Mismo nga ang amo niya noon na si FPRRD ay hindi nakakayang hawakan si Las Cañas, Makabayan. Kasi nga nagbalik loob na siya dito kay Lord Jesus Christ. Diba sabi niya na dahil daw ang sabi sa kanya ay ang Panginoon, kaya sinabi niya ang lahat ng katotohanan, Makabayan. So do you think papasok dyan si SMR? Ito, analysis ko lang to, kasi nga medyo sumusobra yung iba, Makabayan. Ako, ulitin ko dito, hindi pa ko maka-Martin. Hindi pa ko maka-Martin Waldes, bagko siya po'y under observation pa ni Sir Ivan. Sa ngayon pa lang, hindi ko pa nakita ang kanyang qualifications bilang isang higher of, kung may plano siyang tatakbo bilang ng higher positions or bilang presidente, hindi ko pa nakita sa kanya, Makabayan, na siya po'y qualified. Hindi pa. Inobserbahan pa lang yan ni Sir Ivan. Maraming kasi nagsasabi kay Sir Ivan na bias ka talaga, maka-Martin ka. Ulitin ko lang po, hindi po maka-Martin si Sir Ivan. Binalansi ko lang lahat ang balita, Makabayan. Binalansi ko lang lahat yung sitwasyon. Okay? So para maintindihan ho natin. Before to mag-jump po sa ating next topic, well, shout out muna natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Shout out natin, nandito sa listahan, si Ma'am Len Gonzalez, si Ma'am Gemaline Davis, Milagros Derry,
Carrillo, Marquez Hernandez, Maria Midasiplon, MLCO, Gameplay Blog, Teresa de la Cruz, Evangeline Rirolye, Army Lagaso, Mighty Baisa, John Kuan, Hi to Ma'am Marlene de los Santos, Edna, Salvacion de la Cruz, Jeriel Rafael and Jim Rafael Tulen, by Rodolfo Ranada Rabor, Hi to Nini Tal, 1929, nandito lang po si Lionel Desiderio, Arsenia Salagan, Norberte Susan, Ian Gimentiza, Marlon Castillo Valenzuela, Hi to Ma'am Jelen Casson, Evelyn Garcia, Elina Camara Lopez, Hi to Ma'am Ryan, World Begins from Virginia, USA, shout out daw kay Ma'am Carclia, Sister Beer, Redler, Trixie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Jay Cabal, Ma'am Lentec o Lentec Power Force Team, Tita S, Eco, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Pisces, Lady Neth, Sir Castellu, Sir Gualfi, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. And of course, hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. Mag-aabayan, pag-usapan natin si ano, I think kilala ko nyo po, si RJ Nieto, na kung saan, naalala ba natin yung ano, yung nakulong pa si Dilima, mag-aabayan? Na kung saan pinuntahan po yung kwarto ni Dilima at nilagyan nila ng 222 ni ano nila ni Arjen Nieto dahil nga ika 222 days na nakulong po itong si Laila Dilima, makabayan. At saka nagpa-picture pa nga yung dalawa at yung kaibigan po ni ano ni Thinking Pinoy. Nakalimutan ko ng pangalan yung kasama niya. At saka na pa, di ba, alam niyo na po yung merong post po na katawa na ginawa po itong si Arjen Nieto. Merong balitang lumabas ngayon kasi nga siyempre nakalabas na temporarily itong si Laila Dilima, pero plano po ni Laila, makabayan, ni Dilima, ririsbakan itong si RJ Nieto. Plano niyang kakasuhan, makabayan. So ayon po dito sa balita kahapon, Dilima is suing bloggers that degraded her as a woman. Yun nga, may plano itong kakasuhan si RJ Nieto or Thinking Pinoy at saka itong niyang kanyang kasama, makabayan, na kalimutan ka yung pangalan. Alam niyo noon, naalala ba natin doon sa isang hearing tungkol ito kay Dilima, makabayan. At saka naalala ko, tinanong nga siya ni Trillanes na wala bang plano si RJ Nieto or si Thinking Pinoy na hingi dito ng sorry kay Dilima or mag-public apology. Sabi niya, proud siya, makabayan, na ginawa nila yun, ginawa nila ng katatawanan po na pictures para nag-post po sila doon. Pero proud din po sila na kulong po itong si Laila Dilima. So I think from there, makabayan, init, talaga sobrang init po ng ulo dito ni Laila Dilima kay Thinking Pinoy. So ngayon, may plano pong ririsbakan ito pong si Thinking Pinoy, makabayan. So hintayin natin ang next follow up sa balita na to. So abangan natin ang susunod na kabanata. Mukhang mainit-init to at saka mukhang talagang napaka-interesting na mangyari, makabayan. Okay, so forward tayo dito sa sinabi po ni Ka Eric na kung saan nagpalabas siya ng kanyang hinanaing parang ano sa talagang nasaktan sa makabayan, kasi nga feeling po ni Ka Eric doon sa ano sa hearing sa kamera na parang binusalan sila, makabayan. Okay, so intro ko lang dito, ulitin ko, makabayan. I still have trust kay Ka Eric at saka dito kay Lorraine Badoy. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga, di ba, sila kinukontra na dito at talagang gintuok na, makaabayan, itong mga NPA na nandyan po sa gobyerno natin, sa kamara, at kilala naman natin kung sino po yung mga membro po ng NPA. Sila si Castro, Raul Manuel, si Brosas, mga noted sila na talagang affiliated sila ng CPP-NP, makaabayan. Di ba, inaraw-araw sila doon sa programa po ni ano ni Ka Eric. Ako po ay natuwa talaga at saka talaga nagustuhan ko po yung programa po na Laban Kasama ang Bayan. Pero dito po sa nangyari sa hearing po doon sa SMNI daw na prangkisa, ang hindi ko kasi nagustuhan doon sa hearing ni makabayan, bakit idinawit po yung SMNI? Na samantalang, siyempre si Ka Eric naman at saka kasama po ng mga anchors ang nagsabi tungkol doon sa pagtatanong daw, ayon kay Ka Eric, pagtatanong ito na paano daw yung meron silang nagasta, isang travel expense po nagkahalaga ng 1.8 billion pesos. Pero ayon po sa mga batas, according po ni Suarez, na only hindi po umabot ng 5 million pesos, makabayan. Saka all in all, sa kamera, ang travel expense ay hindi po umabot ng 40 million. So at least, nalaman natin
natin. Dahil po kay Kang Eric, dahil po kay, ano, kay Lorin Badoy, nalaman natin yung magkano lahat yung nagasta, travel expenses po ni SMR at saka ng buong Kamara Makabayan. Doon po advantage sa mga Pilipino kasi nalaman natin. Ang tanong dito, bak ano yung Sir Ivan? Di ba ang hiningi po na budget po ng Kamara ay 2 billion pesos makabayan? So nung kung sinabi ho yun ni ano ng grupo mo nila ni Suarez na congressman na only hindi po umabot ng 40 million, so nasaan na ba? Nasaan na po yung sobra makabayan na budget? Yun po ang gustong malaman ni Sir Ivan. Kasi nga may karapatan po tayo bilang Pilipino, bilang taxpayers, kung saan, kung ano ang pinagagamitan nila yung sobra ng kanilang budget, makabayan. So kudos dito kay Ka-Eric. Even though yung kanyang tatanong, medyo hindi siya sumakto doon sa information, makabayan. Pero at least, nasagot po ito ng taga Kamara. Yun po ang point ni Ka-Eric, makabayan. Ulitin ko po, I still have faith and trust ito sa laban kasamang bayan, okay? At para maintindihan natin, mga kabayan, tungkol po dito sa hinanaing na ilabas po ni Ka-Eric, let's watch this. If telling this to the public today will cause me to be cited in contempt for disrespect or whatever na sensitivities nila na aming nasaling dito, I am ready to go in Congress by Tuesday. Kung matutuloy ito and isa-cite ako for contempt, so be it. Pero hindi ko po aayaan namin dito na makikita ng taong bayan na bubusalan ang mga karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Because your right will no longer become your right if you fail to exercise and stand for it. Even if it will cost your life or your liberty or your safety. Kapag hindi ka na nagsalita at nanindigan sa iyong mga karapatan, mawawala po ito. Nasasaktan po kami, mga kababayan, sapagkat nilabag ang aming mga karapatan sa konstitusyon ng mga mambabatas sa loob ng kapulungan ng Kongreso na siyang dapat gumawa ng mga batas at magpapasiguro na pinoprotektahan at ginagarantiyan ang mga karapatan ng mga tao kahit hindi tumutugma sa kanilang kagustuhan ang aming mga pananaw at ang aming mga pagpapahayag. Hindi po automatic na mawawala ang aming mga karapatan. Oh, Ka-Eric, kasi medyo na ano ka doon, nasalang ka talaga doon sa gusto nilang pigain yung source mo. Yes. We are media practitioners, di ba? How important it is that we protect yung ating source. Kasi yun yung lapunan ng ating mga kababayan. Even no, yung ibang kakilala natin sa media na delikado pala itong nangyayari na publicly pipigain ka at babantaan ka pa, Ka-Eric. I take my inspiration from Ma'am Lorraine ang binulungan niya ako. Ka-Eric, kung ano nakasaad sa batas, panindigan. Pinakita niya sa akin, ang na-research niya, forwarded by some lawyer's friends, sa kanya, yung Soto Law. Hindi po ito si Senator Tito Soto. I think uncle niya ito or lolo niya. I think senador din dati ito. Ang Soto Law is Republic Act number 53. At ito po ay batas na ipinasa ng Kongreso, Lower House and Senate. At ito po ay in effect for already 70 years. Ang nakasaad sa Soto Law, mamaya i-retrieve ni Ma'am Lorraine, that the journalists or media practitioners are entitled to be protected by their right not to reveal their source. Nagkamali ba ang pagtatanong sa 1.8 billion na gastos sa travel expenses sa House and the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez? Piniga ako doon. Sabi niya, ang aming datos ay nagpapakita na mali ang source mo. So, sinabi ko, our source needs to have vetting. Eh, nagpatawag na po kayo ng committee hearing and investigation sa franchise ng SMNI. Kinakausap pa namin ang source, kinakausap ko pa ang source. Eh, paano namin ito makukumpleto? Sabi nila, no, we have now the figures. Tinanong po ako, do you now tell na ang mali ang source mo sa figures niya at information versus the figures sa House? Ano bang dapat isagot ko? Siyempre, isagot ko, opo, kung ngayong kasalukuyang moment na ito, mali po yung nakuha kong figure, kaya namin binibetting, at mali din po kung ikukumpara sa source na inilabas, sa informasyon na inilabas ng House, sinagot po nila ko. So kung mali pala yung source ng informasyon mo, at hindi nyo na-bet ito, therefore you have to apologize sa kay Speaker at sa House.
So ang sagot ko, yes, I will apologize kung nainsulto kayo at nasaktan sa aming pagtatanong, pero hindi ako mag-a-apologize sa pagtatanong. Mm-hmm. Kasi karapatan naming mga mamamayan at mamamayag na magtanong. Mm-hmm. Tama man o hindi ang source, tumutugma man ang datos at figure sa source na nagbigay sa amin o doon sa actual realidad ng mga datos ninyo, ang karapatan sa pagtatanong ay hindi pwedeng labagin o supilin. Ang dapat na gawin ninyo na aksyon ay magpaliwanag kayo. Sapagkat kayo ay public officials. Correct. You are accountable to the people and you are mandated by law to be transparent to all the transactions. Hindi ko po ito pwedeng sabihin sa harap ninyo, Miss Ina, Brother Franco, bakit? Makokontemp ako. Sasabihan ako doon sa harap na nagmamagaling ka, sino ka para mag-lecture sa amin dito kung ano ang aming mga karapatan. Yun po ang mangyayari sa akin. Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan yan doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Atty. Mark Tolentino. Grabe yun. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaatake sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Nanginginig na yata ang tuhod nito. Ganun ba yon? Hindi ko po papayagan, nagrebelde po ako pag ginawa po yan sa akin. Parang mag-iisip ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob sapagkat ganun ang ginagawa sa amin doon at nakita ko yan in previous experiences sa Kongreso. So mga kababayan, ulitin ko lang po, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hindi po ako nag-apologize for asking the 1.8 billion pesos. Nag-apologize po ako doon sa hindi pagtugma ng datos, ng impormante, at ng figure na inirelease ng House of Representatives. At nag-apologize ako kung nakaka-insulto yung pagtatanong ko. Pero hindi ko po binabawi ang pagtatanong na yon. Tama man ang source o hindi, ang impormasyon man ay tumutugma o hindi sa datos na inilabas ng House of Representatives, just the same, may karapatan po ako na magtanong bilang mamamahayag at bilang mamamayan ng bansang ito, Ma'am Lorraine. Tsaka yung ano yung message doon? Pag tumahimik tayo, no? Nakakatakot yan para sa isang demokrasya. Bakit? No, the right to free expression at saka ang free press, yan ang bedrocks of a strong democracy. At ito, hindi natin aatrasan yan kasi bakit? Mahal natin ang Pilipinas. Hindi natin ito ibibigay na lang sa magiging diktadorya ito. Hindi magiging dictatorship ito. No? And again, it reminds me of the time during the Marcos dictatorship, no? That yung ang unang sinikil yung free media. Yung media na nawalan tayo ng free press. So ano ulitin ito? Di tayo papayag dyan. Tapos ayoko din yung part na pinipilit ni Franz Castro. Isa pa yun. Yung maraming kaso daw ang SMNI. Napakarami daw. Talaga, napakarami. Magbigay nga tayo ng study kung tingnan natin ABS-CBN. Tingnan natin yung ibang mga media groups. No? It's part of the job na talaga yan ang mangyayari talaga sa inyo. So, it was very clear to me na talagang naghahanap ng butas para matanggal ang prangkisa ng SMNI. Yun yung nakita ko kahapon. No? One last question before ko ipasa kay Franco. Hmm. Kasi, Kairik, yung sa issue ng 1.8 billion, di ba? Nalinaw na natin kahapon yun. Na-establish na natin. Ito ang budget. Ito talaga. Ang budget how much? Ito. Because of that, Kairik, merong bagong tanong ating mamamayan. Sige. Ito, hindi na po ito, galing na po ito sa inyo. Mula dun sa GAA na 2023, at ang ating kababayan dito mula kay Erlinda, sabi niya, maganda po ang inyong ginawa. Nalaman tuloy na ang ating budget no, ng lower house para sa travel expenses nila ay 2 billion 66 million pesos. Ang gastos lang nila ay 40 million, tama? Yun yung sinabi nila almost kahapon. Almost 40 million lang. So, matatapos na itong taon, magkano, nasa na daw yung natitira? At anong gagawin doon? At ano ang gagawin doon? Kung hindi mo gagamitin yan, babalik yan sa National Treasury. Yeah. Yun yun, no? Parang hindi ba underutilization yun? Kasi ito, Kairik, linawin din natin na nagtatanong tayo, ginastos, wala tayong sinabi na ninakaw. Yes. Yun yung pinupunta natin yung mga kababayan na kung malaki pala yung budget nyo at legal naman yun, there's no ano, di ba? Pero again, ni-establish natin dahil gusto nila katotohanan lang. Yan. Ito po yung katotohanan ngayon. Ito yung totoong budget po ng travel expense. At ito ay published sa Government Gazette. Yes. Sabi ni Ma'am Lorraine. Labas natin na report, 39 million po kabuuan po ng House. And I think
above 4 million ang kay Speaker Martin. Kay Speaker Martin. Pero just the same, granting na nagkamali ang aming source, nagkamali ang informante namin at inihayag namin dito, mali ba na magtanong kami? Mali ba na ipaliwanag nyo yan? Public officials po kayo, hindi kayo private corporation, Congress. Private corporation ba kayo? For asking this, at nire-record nila ito, gagamitin ba nila ito sa amin sa December 5? Abangan nyo mga kababayan. Kasi handa na po ako na magdala ng banig sa Kongreso at magpapakulong kapag sinabi nila na disrespectful kami sa committee nila. Tama si Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, ibabalik ko sa iyo. Hindi po ang 1.8 billion ang kinalang sinasaktan o ikinasasakit ng loob nila. Ano po? O magprangkahan na tayo, sinagot na ni Ma'am Lorraine, dadugtungan ko yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasamang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako, granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako? At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake niyo? Meaning, hindi po ako ang target niyo dito. Ang target niyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebat ng mga balita at commentaries dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people and for nation building. Ngayon, Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo for libel and cyber libel? And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit niyong poder at kapangyarihan niyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin at pagtatanong? So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin niyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal niyo nang gusto natanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kahapon kung ano ang aming mga posisyon? Bakit sinasabi namin na infiltrated ng CPP, NPA, NDF ang Congress? Okay, so insert po natin sa balita, mga kababayan, yung tungkol po doon sa ano, sa desisyon ng COMELEC na dinisqualify na nila itong Smartmatic. Kasi nga nagsalita na rin po si ano, mga kababayan, si Attorney Gadon, si Bobo. Talagang nakakatawa po, at talagang nagustuhan po ko po yung sinabi nito ni Attorney Gadon, mga kababayan. Mamaya, but before that, isert mo natin si Erickson Tesmoblanc from Kuwait. Shout out daw sa mga membro ng INC at saka sa kanyang buong pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan later. So, for more details, let's watch this. Ilang ng COMELEC ang desisyon sa pag-disqualify sa Smartmatic bilang service provider. Pero ang kumpanya, dismayado sa anilay surprise disqualification. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Yes to hybrid Filipino election system. Kasabay ng paggunita sa karawan ni Gat Andres Bonifacio, nagpunit ng papel ang grupo ni na dating DICP Secretary Eliseo Rio Jr. sa harap ng COMELEC office sa Maynila. Pero hindi gaya ni na Bonifacio, sample na balota at hindi sedula ang pinunit at sinunog nila. Bagamat masaya sila sa pag-disqualify sa Smartmatic, hindi naman doon petisyon nila ang pinagbasehan nito. Yung pinagbasehan nila ay matagal ng eleksyon, issue, no? 2016 pa. Hindi nila tinignan mabuti yung mga irregularidad nitong
2022 election, Mayo 9, no? So yun ang aming kulang pa. Pero sa pagharap ng COMELEC sa media kanina, nilino nila ang naging desisyon. There is no issue as to the accuracy of the results. COMELEC cannot close our eyes, its eyes, to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of the very of this company. Kung pababayaan po namin yan, mas makikwestiyon po kasi yung integrity ng buong proseso. The COMELEC cannot take that risk. Sa naunang lumabas na resolusyon mula sa COMELEC na bunyag umanong nagtatag ng foreign shell company si former COMELEC chairman Andres Bautista na siyang pinaglagakan ng mga perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para sila ang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines noong 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ang issue kay Bautista at sa Smartmatic. Sa record ng COMELEC, itong lumalabas na kauna-unahang na-disqualify na service provider mula na magkaroon ng automated election sa bansa. Bagay na sa loob ng 15 taon o nakalipas na 5 halalan, tanging Smartmatic lamang ang naging kapartner ng ahensya. Dismayadong Smartmatic sa anilay surprise disqualification. Hindi raw sila kailanman sinabihang kasama sa mga alegasyon sa Smartmatic ang US case laban kay former COMELEC Chairman Bautista at hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong sagutin nito. Sa separate opinion naman ni Commissioner Amy Ferolino na sa random manual audit at sa deklarasyon ng Accredited Citizens Arms, unanimous na inaffirm ng ahensya ang kredibilidad ng eleksyon noong 2022. Kaya hindi raw dapat dinisqualify ang Smartmatic. Pero ayon kay Garcia, pwede sila agad mag-disqualify. Kapag administrative function, we can act based on something which we are fully aware of. Sa kabila ng mga issue, tuloy daw ang bidding sa December 12 para sa susunod na service provider. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo makaabayan yung opinion dito, inilabas na statement ni Atty. Gadon tungkol dito sa pag-disqualified ng COMELEC dito sa Smartmatic. So for more details, let's watch this. I hail the decision of the COMELEC in disqualifying Smartmatic from participating in any upcoming and future elections. Dahil ang Smartmatic ay cheating machines. They cheated President Bobo Marcos in the 2016 vice presidential race. And this was confirmed by the 2022 presidential race na kung saan ay tambak-tambak ang panalo ni President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, noong 2016 ay talagang pandaraya ang ginawa ng Smartmatic. And in 2022, hindi na nila makayang gawing dayain si President Bongbong Marcos dahil overwhelming. The Marcos loyalist votes took a vengeance in voting for the choice of president. At yan ay talaga namang nakita natin, ang 31 million votes is the highest in the history of Philippine elections. At ang second ay yung kay President Duterte na 18 million. And I also believe that in 2022, some senatorial candidates have been cheated by Smartmatic. Kasi paano nangyari na may mga kandidato na tinatawag na tax evader si BBM at siya ay son of dictator, na son of human rights violator, family of thieves. Yung mga paratang na yan ay ginagawa nila noong kampanya kay BBM, noong 2022 elections. So how come? Paano siyang nakakuha ng boto? Paano silang nakakuha ng boto na mas lamang kaysa sa mga candidates ni BBM? In fact, with 31 million votes, kahit kalahati man lang yan ang nakuha, ang tatanggap na boto dapat ng mga unit team senatorial candidates, di dapat panalo lahat ng senatorial candidates si BBM. So, imposible talaga yung ginawa ng Smartmatic na yon. Kaya ako naniniwala na ang Smartmatic ay talagang nagbenta ng mga senatorial positions at yung mga local, marami sila ibinenta. Kaya mabuti na lang, mabuhay ang COMELEC sapagkat kanilang dinisqualify na ang Smartmatic. Ang Smartmatic ay isang pandaraya. Mabuhay ang COMELEC!
So yan po at yung mga nakalab ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan na Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.